po si Sunny Mejia sa Pinoy Spenia Jack of All Trades. Ngayon po, meron tayong scenario, pareho rin nung dati, pero ang ating connector, instead na coupling, ito po, gagamitan po natin ito, Shark Bite connector. May kadugtong po ito na bonus na video para ho matutunan nyo kung paano naman maghinang ng mas malaking peraso. At saka po paano alisin ang tubong nakahinang na sa tingga. Dito na tayo uli sa ating scenario. Huwag ho nating gamitan ng papel diliha dahil po may dahilan ho yan. Dalawang lugar ho ang putol niyan. Yung dalawang guhit sa labas. Isa sa loob, tsaka isa yung nasa labas. Katulad po nung sinabi ko sa una, dahan-dahan lang po ang pagputol. Dahil po, pag naoblong uhuli ito, katulad ng sinabi ko sa kabilang video, mahirapan ho tayong maglagay katulad nung shark bite. Siguro pwede rin nating samahan ng kanta habang pinuputol natin itong tubong ito. Kasi take your time lang talaga ang pagputol nito para hindi maoblong, no? Tsaka po itong shark bite na ilalagay ho natin na ito, pang mabilisan po ito na trabaho para hindi naman tayo pagalitan ng mga misis natin. Baka sabihin nila hindi sila makapaghugas ng paa. Easy lang kayo, masyado kayong X-rated ah. Eto, dahan-dahan lang ang putol. At samahan ko natin ng kantang kahit na kundi man lang man dyan. Ayan na po, malapit na umaputol dyan, sigurado na, promise ho. Isang ikutan na lang siguro, ayun, naaputol din. Siyempre, yung kabila naman puputulin natin. Pero, skip na natin doon, baka umaba na yung kantahan natin eh, di ba? Eto na po, sabayan na ho natin ng tuyong pamunas lang para hindi ho masyadong magasgas yung tubo. Yung sinasabi ko sa inyo kasi, pag niliha ho natin ito, magasgas ang tubo, parang liliit ba yung sukat niya. Tsaka kunin ho natin yung ating shark bite coupling, tapos medyo sukatin natin ng konti. Linisan uli kung may mga dumi-dumi. Yung kabila, kinabit ko na ho para hindi na mahirapang magkabit pa. Para makita nyo na lang yung kabila. Pareho rin ang pagkakabit nito. Itinutulak lang ho ito ng diretso. Tapos, ikutin lang ng konti. Pag nakakapit na ho siya, mararamdaman nyo ho na yung tubo nakasagad na ho doon sa coupling natin. Tapos ho, tetestingin ho natin to kung meron siyang konting leak.
Eto na po, ikinabit ko lang siya sa hose na pressurize para makita natin kung meron siyang leak. Ayos naman siya. Wala naman ho siyang leak. Okay, good job. Ganyan lang ho kabilis ilagay yan para magkaroon kayo kaagad ng tubig pag mayroon kayong problema sa mga tubong nangyari ngayon. Meron hong nabibiling extractor para sa tubo para pag-alis nito. Yan puti na yan ho. Yan ho ang extractor. Yan ho ang pang-alis sa coupling na yan. Medyo itulak nyo lang ho yung ano, yung plastic doon sa coupling. Pag nakita nyo na ho siyang naitulak ng konti, hilain nyo ho yung tubo. Tapos po, sa kabila naman, ganun din ho ang pagtanggal. Ito pa uli ang isang example para ho makita nyo. Hawakan nyo ho yung coupling. Tapos, parang hilahin nyo ng daliri ninyo yung extractor. Sabay, hila rin ng tubo. Ganun lang ho kadali yan. Pwede ho nyo siyang paulit-ulit na gamitin habang hindi nasusugat yung plastic o sealer sa loob. Ano po? Ito na po yung sinabi ko sa inyong bonus na video. Tulad nung sinabi ko doon sa kabilang video na liyahin o maigi yung tubo at saka yung paglalagay ng flux. Medyo manipis lang ho. Ano ho? Ganun din ang paglalagay ng flux doon sa end connector. Manipis lang din po. Tapos ilagay na ho natin yung end connector. Tsaka ho natin ikutin. Sindihan ho natin yung panghinang. Tapos ang unang painitan ho natin dito ay yung mas malaki ho. Habang pinapainitan nyo ho, makikita nyo mag-iiba yung kulay. Medyo parang puputi siya. Hindi naman siya puputi pero mag-iiba siya ng kulay. Saka natin ho lagyan ng tingga. Tulad ho ng sinabi ko sa inyo, huwag ho maraming maglagay ng tingga. Tapos so hayaan lang ho natin siyang lumamig na mag-isa. Huwag ho natin tutubigan ito. Dito naman ho, basta painitan ho natin yung coupling kung saan yung nakahinang yung tingga. Ayun, tapos na. Hello po, sana nagustuhan nyo ang ating video tsaka mga pictures. Tsaka kung meron kayong mga comment, dito na lang po sa email. Ano po, o kaya i-likes nyo, tsaka mag-subscribe na lang po ulit kayo. Salamat po!